Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we recognize the Honorable Bonifacio Busita from the One Rider Party List for his interpellation. The gentleman from the party list One Rider, the Honorable Bonifacio L. Busita, is recognized for his interpellation. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa mga kapwa natin public servants, sa ating mga kababayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Mr. Speaker, Madam Sponsor, ako po ay retired police commission officer at mahigit 31 years sa government service. Noong nasa active service pa po ako sa PNP, may mga naobserbahan ako na mga dapat bigyan ng atensyon, pero dahil sa sinasabing wait until you become, wala po akong nagawa kundi ang manahimik na lamang. Marahil ito na ang panahon para tumulong at magsulong tayo ng pagbabago para sa PNP. Pagbabago na higit na mararamdaman ng taong bayan ang tunay na serbisyo publiko para sa lahat. Bago po ako magpatuloy, nais ko munang banggitin ang ating Chief PNP ngayon, Police General Rodolfo Santos Azurin Jr. ay bago lamang at naitalaga nitong nakaraang August 1, 2022. Mr. Speaker, Madam Sponsor, mahal ko po ang PNP dahil ito ang ahensya na aking pinanggalingan bago ako maging isang member ng House of Representatives. Dahil dito, Mr. Speaker, Madam Sponsor, kailangan ko po na tumulong at magsulong ng ilang mga pagbabago sa abot ng aking makakaya. Mr. Speaker, Madam Sponsor, simula po nang pumasok ako sa serbisyo sa Philippine Constabulary, PCAFP noong 1988, at hanggang sa kasalukuyan na ako ay narito na po sa Kongreso. Ang mga comfort rooms po ng PNP, lalo na sa mga police stations, hindi lahat, pero higit na mas marami sa mga ito ay unsanitary, walang tubig, hindi magamit ang water closet, toilet bowls. Masama ang amoy, makalat, at sira ang mga doors and accessories at iba pa. Mr. Speaker, Madam Sponsor, mahalaga po na ang PNP ay mayroong malinis at maayos na mga comfort rooms sa mga pasilidad nito. Una, kailangan nating gamitin ang tama ang pondo mula sa pera ng taong bayan. Ikalawa, kailangan nating pahalagahan ang kalusugan ng mga kawani ng PNP bilang kapamilya sa serbisyo. At ikatlo, kailangan po nating maglaan ng malinis at maayos na comfort rooms para sa taong bayan na dumudulog sa ating PNP. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa bago nating Chief PNP, General Azurin, maaari po ba nating asahan sa kanyang panunungkulan ay magkakaroon na ng malinis at maayos na comfort rooms ang Philippine National Police nationwide, kabilang ang comfort rooms ng kanilang mga detainees sa mga police stations? Mr. Speaker, Madam Sponsor, simula pa noong 1988 hanggang sa kasalukuyan, isa pang kapuna-punan ang pagkain ng opisyal ay naiiba sa pagkain ay binibigay sa mga police non-commissioned officers at mga non-uniform personnel. Kapag may mga nagaganap na events like rehearsals, deployment of personnel at iba pa. Nire-recognize po natin ang sinasabi sa PNP na RHIP. Rank has its own privilege. Pero naniniwala po tayo na may limitasyon ito at hindi dapat ginagamit sa hindi pantay-pantay na pagtrato katulad ng pagbibigay ng pagkain sa mga PNP personnel. Mr. Speaker, Madam Sponsor, nabanggit ko po ito
dahil naniniwala po tayo na dapat na itong baguhin. Number one, ang pera po na ginagastos ng PNP para sa pagkain ng mga personnel sa mga events nito ay pera ng taong bayan, hindi po ito pera ng mga opisyal o ng iilan lamang. At ikalawa, nararapat lamang po na pareho ang pagkain ng officers, police, non-commissioned officers, and non-uniformed personnel dahil ito ay batayan ng isang mabuti at magandang liderato. Katulad sa ating pamilya, masaya po ba tayo na tayong mga tatay at mga nanay ay masasarap ang kinakain habang mahinang pagkain lamang ang ating ibinibigay sa ating mga anak? Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa bago nating Chief PNP General Azurin, aasahan po namin ang pagbabago ng ganitong sistema sa PNP na matagal nang nakasanayan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, ang Philippine National Police Academy, PNPA, at ang National Police Training Institute, PNTI, ay isang prestigious school at training school na humuhubog at nagsasanay sa iba't ibang mga magagaling na future leaders ng ating bansa. Hindi po may tatanggi na ang tagumpay ng PNPA at ng PNTI ay may malaking ambag mula sa mga kawani nito, kabilang ang mga non-uniform personnel. Maraming taon na po ang mga nakalipas at patuloy pa rin na parang walang inaasahang pagbabago ang mahigit 100 non-uniform personnel ng PNPA at PNTI na nagtatrabaho under job orders. Mr. Speaker, Madam Sponsor, dalawa na po ang dating Chief PNP, General Sinas and General Gascolan, ang mga nagtangka na ayusin ang service appointment ng mahigit 100 NUPs under job orders. Pero dahil maikli lamang ang kanilang naging panunungkulan bilang mga Chief PNP, hindi po nila nagawa ang maganda na lang intention. Mr. Speaker, Madam Sponsor, bilang mga lingkod ng bayan, hindi po natin maaaring ipagwalang-bahala ang moral and welfare ng mga NUPs ng PNPA and PNTI na nagtatrabaho under job orders. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa bago nating Chief PNP, General Azurin, makakaasa po ba ang mahigit 100 NUPs ng PNPA under job orders at PNTI na bibigyan sila ng pansin para sa tamang service appointment sa tulong ng mga kinaukulang ahensya ng ating pamahalaan? Thank you, Madam Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, maraming beses na po, paulit-ulit nating napatunayan. Maraming pulis ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas trapiko at mga ordinansa. Ang mga nangyayarang ganito po ay nagdudulot ng galit ng mga motorista sa mga kawani ng PNP dahil ito ay karagdagang nagpapahirap sa buhay nila at ng kanilang pamilya na para silang inaagawan ng pagkain sa plato dahil sa maling huli sa kanila na kailangang magmulta ng malaking halaga. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa bago nating Chief PNP, General Azurin, maaari po ba nating asahan na bibigyan na nila ng pansin ang tama at maayos na pagpapatupad ng batas trapiko at mga ordinansa na ginagawa ng kanilang mga kawani? Mr. Speaker, Your Honor, yes, we'll take note of all the observation of... Thank you, Mr. Speaker, Madam Sponsor. Sa mga checkpoints na sinasagawa ng PNP, isa-isang pinapara at sinisita ang lahat ng mga riders
na dumadaan sa mga ito, habang ang ibang mga sasakyan ay malaya lamang na dumadaan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, nirerespeto po natin ang liderato ng PNP, pero kung datos po ng mga nagaganap na krimen, ng pagbabatayan, naniniwala po tayo na hindi tama ang sistema sa checkpoints na isinasagawa ng PNP na parang ipinapakita nito sa publiko na nasa hanay lamang ng mga riders ang mga kriminal at wala sa mga gumagamit ng magaganda at mamahaling mga sasakyan. Mr. Speaker, Madam Sponsor, noong ako po ay kasalukuyang active pa sa serbisyo, base po sa datos ng Region 4A, sa bawat 10,500 riders, apat lamang po ang pinaniniwalaang suspected criminals. Base po dito, kailangan tingnan po silipin ng PNP ang datos kaugnay sa mga nagaganap na krimen para tingnan po nila na patas na trato ang bawat motorista. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa bago nating Chief PNP, General Azurin, maaasahan po ba natin na babaguhin na nila ang sistema sa mga sinasagawa nilang mga PNP checkpoints? Yes, Mr. Speaker. Yes, Your Honor. Mr. Speaker, Madam Sponsor, huling issue na lamang po. Plantad sa taong bayan ang ibang mga pulis at ang ibang mga traffic enforcers sa iba't ibang lugar ng ating bansa na lumalabag sa batas na kanilang ipinatutupad. Panahon na po para sa pagbabago at makita ng taong bayan ang katuparan ng sinasabi ng PNP na we enforce the law without fear or favor. Ang lantarang paglabag na ginagawa ng ibang mga pulis at ibang mga traffic enforcers na hindi nabibigyan ng pansin ay isa sa mga sumisira sa imahe ng PNP at ng mga traffic enforcement units. At ang lantarang paglabag na ginagawa ng ibang mga pulis at ng ibang mga traffic enforcers ay nagiging dahilan ng mababang respeto at pagkilala ng publiko sa mga kawani ng PNP at ng mga traffic enforcement agencies. Mr. Speaker, Madam Sponsor, sa bago nating Chief PNP, General Azurin, maasahan po ba natin na makikita na ng publiko na hindi lumalabag ang mga pulis at mga traffic enforcers sa mga batas na kanilang ipinatutupad? Maipapatupad na po ba ng PNP ang traffic laws and ordinances without fear or favor? Mr. Speaker, Your Honor, yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Madam Sponsor, nais ko lamang pong iparating ang taos-pusong pasasalamat ng One Rider Party List at ng mga motorista sa buting Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos Jr. sa inalabas po niyang memorandum kaugnay po sa non-confiscation of driver's license ng mga motorista. Muli, maraming salamat po at mapagpalang araw sa ating lahat. So, Mr. Speaker, Your Honor, maraming salamat po.